Magandang hapon muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang ibabahagi ko ngayon ay isang kaalaman na nais ko rin ibahagi sa inyo na bunga ng aking pananaliksik. At ito ay sinang-ayunan ko rin. Ito ay mula sa aklat ni Yumaona na sumakabilang buhay na si Jose M. de Mesa. Napakahalaga ng kanyang pananaliksik na ito dahil ginamit niya ang katagang malapit sa ating puso, kasi ang mga termino ng mga teologo minsan ay napakalayo at hindi natin maunawaan. Katulad ng misteryon o sakramento, itong misteryon ay wikang Griego at ang sakramento naman ay wikang Latin. Ginamit niya ang katagang mula sa ating lingwahe, mula sa ating salita, na naglalapit sa atin upang lubos nating maunawaan ang pamamayani ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan at may binigay sa ating tanda. Mayroong pitong tanda na binigay sa atin ng Diyos na maganda nating maunawaan. Ang tandang ito ay pinangalanan niyang bakas, no? Para bakas ng pamamayani ng Diyos sa atin. Kung titingnan natin ang mga sakramento, mayroong pitong sakramento ang ibinahagi sa atin ng mga teologo, at napakagandang pagnilayan ito. Halimbawa, ang bakas ng kagandahan loob ng Diyos sa Eucharistia. Eucharistia, hindi natin maintindihan. Pero katumbas nito, kung ating aalamin, ay pagkain sa hapagkainan. Napaka gandang paghahambing. So mga kataga ito sa katekismo na magandang pag-aralan. Kung titingnan natin ang hapagkainan, simple, kumakain lang tayo at kung ano na andyan, no? Pero kung pagninilaya natin ang mga pagkain katulad ng isda, kanin, mga ulam, at mga prutas, ito ay mga biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin ng Diyos. At ang hapagkainan ay lugar ng pagsasalo-salo ng pamilya. Dito nagaganap ang kwentuhan. Kaya napakahalaga sa hapagkainan ang magkasama ang mga pamilya, asawa o mga anak, mga kapatid, at nagkakaroon ng kwentuhan at bahaginan ng mga biyayang ito. Kaya sa mga tao na malalapit sa Diyos, sa sign of the cross, nagpapasalamat bago kumain at pagkatapos kumain. Napakaganda ng bakas na ito ng Diyos. Ito ay bakas ng kabutihan ng Diyos
na madali nating maunawaan ang bakas ng pagkasalo-salo. Minsan kasi sa loob ng pamilya, meron nagbabahagi ng karanasan ng mga natanggap niya sa buhay ang mga anak, kung paano nagkaroon ng pasasalamat. Nangyayari ito sa bahaginan sa hapagkainan. Kaya napakaganda ang hapagkainan na pagsalo-salo. Minsan, dumadating din ang punto na nagkakaroon ng reconciliation. Merong masamang loob sa kapwa, pero sa hapagkainan, ang papel ng tatay at ang nanay ay nagkakaroon ng reconciliation sa bawat isa. Ito po muna ang aking ibabahagi kasi napakarami ito, 7 bakas ito ng Diyos. At sana ay magkaugnay-ugnay ang mga bakas na ito na pagpapadama ng kabutihan ng Diyos sa atin. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.